still raining. It's 6 a.m. And here are the plants. Look at that. Na-expose sila sa araw at ulan. Okay. And the rose cabbage. Sensitive sila sa ulan. So, yung nasa labas, yan, sila yung pwedeng umangin. So, ito naman, medyo mga nakatago. Yan, so, maybe tonight, didrain ko yan sila yung mga nasa leaves na mga basa. Yan, medyo na sunog. Sunog sa araw. Sunburn. So, kailangan itago. Okay. This one, I need to clean. Or remove the water at the top. So, I just do that. Yan. So, malakas pa yung, medyo malakas yung ulan. Ito. Yan, tatanggalan ko lang ng ano, mga naipon na tubig. Okay. So, may iba tayong itatako kasi parang hindi na tumitigil yung ulan. Medyo scary. Baka matay pag na-over sa ulan. Yung kailangan i-drain. So, tago na sila. Ito din. Dito na siya sa baba para hindi masyadong expose sa ulan. Yan. So, ito yung 5 layers na ano, planter. So, yun. And yun na din yung mga roses. Okay. And in this part, sila yung hindi na uulanan, pero may direct sunlight. Yan. So, hindi ako nag-worry kung mababasa sila. Kasi check, hindi sila nababasa. Pero kakadilig ko lang ng isang araw. So, yan, so hindi, actually weekly ako nagdidilig, konting-konti lang yung dinidilig ko. So this one is new, kaya lahat ng mga bago kong plants dito ka, dito na side sila nakalagay. Yan, kasi bawal pa silang maulanan. Yan, so, and then, this one is so cute. Yeah, look at this.
green, I think it's green eyes. Look, it's so nice. They need to be away from a rain. Oh, yan, ito din. Yan, naganda. Oh, look at that. So nice. Bawal pang mabasa at bawal. Sobrang araw. Hindi sila pwedeng direct sa ito naman. Yan, mga bago pa. Mga babies pa. So, ibig sabihin, pag babies pa, wala pa silang root. So, hinihintay ko pang magkaroon yan. Diba? So, habang wala pa silang roots, nag-dry yung bottom leaves nila like this. So, pag nag-dry pa yung bottom leaves, ibig sabihin, wala pa siyang roots. So, umiinom siya from the leaves. So, okay lang yan. That's normal for the succulents. Okay. So, yan. So, balik siya. Yan. Ow! Bawal pa yan. So, like this one. Yan. So, kung i-check mo, wala pa siyang roots. So, pag ganyan, ano lang yan? Papatong mo lang siya actually sa masitera. Yan. Shake it then. You can check it pag may roots na. So, this area here, ito yung mga masiselan pa. Okay, so I have this hanging plant. Ano nga ito? Nakalimutan ko. Parang sobrang bihira pa akong mabuhayan ng hanging plant. So, experiment pa to na sana mabuhay siya. So, okay. This one actually is already stable. Kaso, lagi siyang nauulanan. Kaya pinago ko muna siya dyan para hindi siya laging basa kasi baka mag-rot yung root niya, so delikado. Pagka ganun, nangailangan lang linisin, tanggalin yung mga dried leaves para wala siyang maging sakit. Okay, so look at that. Ayos naman siya. Okay, so perfect naman. Kailangan ng tanggalan ito. Dry leaves. Yun. So this one also. Yan sila. Oh, sobrang ganda. Gaganda na ako sa colors. At this one masyadong close. Nag-close na yung close pa. Kasi parang dehydrated. Sobrang dry pa yung soil. So, okay lang yun. Kasi bagong tanim pa yan. So, once a week lang talaga siya. Hindi lang. This one is so cute. Pero parang merong sunburn. So, itong part na to. Hindi ko pa to. Dako na sunburn siya dito sa pwesto niya. So, let's see. Baka kailangan ko siya ilipat. Okay. Yan sila nasa ano pa. So, this is our garden tour. So, nasa ano pa to. I see, no, this is not I see you. Ito yung parang bago pa lang silang ripat. So, this one yun, natanggal. Pag ganyan natanggal yung leaves,
Nahayaan ko lang, nilalagay ko lang dyan, kasi nilipat ko lang yan later. Kasi ano yan, para mag-propagate. Yan. So, itong mga ganitong dry leaves, nahayaan ko lang kasi dyan pa siya kumukuha ng food niya. Kasi wala pa yan siyang roots. So, dyan muna. So here, ito pa, ito, if I remember right, ito yung in-order ko from Binggit na medyo matagal. Matagal yatang nilang na air dry. Kaya dumating sa akin yung lovely rose. Ayan, konti lang yung ano niya. Spray natin. Konti na lang yung leaves na natin. Parang napaka-sensitive. Kasi ang ginagawa ko pagka-lovely rose, yan, hindi ko siya tinatagalan ang pag-ano, air dry. Pag dumating sa akin na overnight lang, then ito siguro hindi na ako order ng lovely rose pagka malalayo. Galing sa malalayo kasi ito yung nangyayari, oh. Yan, so tinanggalan ko lang. Yan, so parang mauubos na siya. Hindi ko alam kung masurvive pa ba siya, but let's see. Yan, so pagka may ganitong black na mga bulok na, I just throw it away kasi parang hindi magkaroon dyan ng mga insekto. So ayan, ibabalik na natin. Oh my goodness. Okay. So ito sila, yung place na hindi nauulanan. Pero sobrang angin na. Mainit dito. Hindi naman direct, not direct, but bright, bright lang. Yan to, mga bagong dating pa po. Look at that, chubby leaves. Wait, this one, oh, ang chubby na. I can't wait for it to grow. Okay. And ito naman, medyo kailangan ng mga treatment. So that's the ICU. ICU part. Okay. So let's go to the other side of the garden. Okay, so doon. Yan dito yung mga roses. Okay. Yeah, look at that. Look at that. No, that's... looks like butterfly. And then dyan, meron white rose ulit. Ito, tutubo na ulit sila. Okay, so this area naman, there are stable plants. So, lagi ngayon dyan. Dyan lang sila. Tapos, hindi ko na yan dinidiligan. Si campfire, yan stress na siya. Kaya, dati red, nagre-red na yan. Ngayon, kasi lagi na ulanan. So, para mag-green ulit. And the rose cabbage, may dalawa na akong, ayan, red or shine. Pinapabayaan ko lang yan dyan. So this one kailangan kong ayan tanggalan. Ito napaka stable na nito, eh, nakakatuwa kasi ang malaki siya. This one is my Fred Ives. Wala din itong problema, ganyan lang siya. So tanggalan lang ng ano,
exposed lang sa rain or shine. Pero hindi ko na binibigyan yan lagi. So, ito naman, mga ibang pants. So, ito din dito. Naka-expose na din ito, rain or shine. Ayan. Those are tiny. Tiny ones. Yan, may sunburn. Ipukit-pit nito. Mga bananas or jelly beans, but I'm not sure. Okay. Ito naman yung black beans na dati hindi ko diniligan, kasi mabang kulugot na yung mga ulam na sila yung nakalipover. Ayan, may orchids nila na so, andito din, may sili kasi worry ito ni hubby. May sili-sili. Ito parang ngayon ko lang siya nilabas. So, kailangan niya mailitan kasi parang yan. Parang nangilina na hinahanap niya araw. So, that's it. This area naman, yan. Mga bagong lipats. Ayan, so hindi ko pa nilalagay sa labas. Kasi pag bagong lipat, dapat hindi mo lang exposure sa ulan at init masyado. But this one, matagal na. Sila mga 1 month na pinagsama-sama ko lang sila sa isang tray. Tapos yun na. Lahat naman okay. Oh, ang cute-tip ng blue. Ayan. So, medyo madumi pa to kasi kakaripap lang. And that's it. That's it for today. So, habang naniligo sila sa ulam, ini-enjoy nila. Ayan. So that's it. Thank you. Next time I'll show you my Korean succulents collections, my K-pop. Kasi medyo magulo yung area ko. I can show you it today. So, if you like my video, like and subscribe. Thank you.